critical in determining how... Inilatag ni Prime Minister Boris Johnson nitong Lunes ang apat na phase para sa pagluluwag ng lockdown sa UK. Sisimula ng phase 1 sa England sa March 8, magbabalik ang mga estudyante sa face-to-face classes kasama ang colleges. Pero kailangang magsuot ng mask ang secondary pupils. Pwede rin makipagkita ang isang tao outside of the home bubble, pero sa labas ng bahay. Sa March 29, magtatapos na ang stay-at-home rule, pero local travel lang ang pwede. Magbubukas din ang outdoor sports facilities. Nakalatag na rin ang Stage 2 na sisimulan sa April 12, Stage 3 sa May 17, at Stage 4 sa June 21. Ang pagtatawid sa susunod na phase ay ibabase sa tagumpay ng vaccine rollout at pagbaba ng COVID cases sa England. Ang tatlo pang bansa, Wales, Scotland at Northern Ireland, ay maglalatag din ng localized restrictions at detalyadong plano ngayong linggo. Kahit nabakunahan na, dapat mag-ingat pa rin, sabi ng nurse na si Wilf Cadilina. Nagka-COVID noong April 22 pa, na intensive care at nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. When I was in ICU, I got everything. I got all the contraptions. I got A-line, I got NG tube, I got catheter. After is the fatigue. It's a long-term fatigue. Mas more than 9 months I've been off work. And this is long-term side effect. Simula February 25, aarangkada na ang bakuna para sa edad 50 to 65 years old na may comorbidity tulad ng obesity, high blood pressure, heart failure, at chronic kidney failure. Magandang balita ito para sa Pinay na si Betty. Tinanong ko nga kay doctor. Sabi ko, doctor, do I need to a prescription of my vaccination? Tapos sabi niya, we have to wait till March, sabi niya ganun. Kasi alam niya yung good na iyaano sa akin na vaccination, ganun. So I'm so excited kasi ako, marami akong sakit, may diabetes ako, high blood, ganun. Mahigit 1 milyon na ang nabakunahan ng 2 doses ng COVID-19 vaccine at mahigit 2 milyon ang nakakuha pa lang ng unang dose ayon sa Health Ministry. Magbubukas ang extra tranches ng online appointments ng COVID vaccination simula March 2021. Ayon sa Ministry of Health, ang COVID case number sa France ay patuloy na bumababa kahit walang lockdown ngayong linggo na may average 18,000 COVID cases per day mula 20,000 noong isang linggo. Ilang syudad naman sa south of France tulad ng Nice, Cannes at Antibes ang ilalagay sa weekend lockdown dahil sa COVID cases spike doon. Sa Belgium, nagbukas na ang hair salon nitong linggo pero nananatiling sarado pa rin ang mga non-medical contact businesses. Nagsimula na ang pagbabakuna sa medical practitioners at sa susunod na linggo naman ang may edad 65 pataas. Sa datos ng COVID sa website na vaccinate.be, mahigit 200,000 na o tinatayang 2.31% ng population sa bansa ang may full vaccination. Mahigit 400,000 o 3.54% naman ang partially vaccinated. Kasama si Cory De Jesus at Raquel Bernal Crisostomo, Rose Eclarinal, TFC News, London.